Dahil sa big revamp na pilitan pakawalan ng Cherry Tigo ang pito sa kanilang mga manlalaro. Isa na dyan ang veteran player na si Micah Ortiz na ngayon ay nakahanap na rin ng tahanan sa Choco Mucho Flying Titans. At ngayon, sino-sino kaya ang ipinalit ng Cherry Tigo at saan na ang ibang kasama ni Ortiz? Pero bago pa man ang lahat mga lods, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at pakispike na rin sa bell button para laging updated sa mga volleyball ganap. Ang F2 Logistics ay nagpatuloy sa pagpapalakas ng kanilang roster bago ang pagbabalik nito sa Premier Volleyball League o PVL matapos pumirma ang outside hitter na si Elaine Casilag. Inihayag ng cargo movers ang pagdaragdag ng ex-crossover sa cargo load nito noon pang Lunes. Sa nakaraan nating video, ating naiulat na nakasama na ng cargo movers sa pag-eensayo si Eli Casilag at ang bagong lipat rin na galing pa sa UAAP na si Ivy Laksina. At si Casilag, kasama ang anim pang manlalaro at pinakawalan ng Cherry Tigo nang sumailalim ito sa isang major revamp. Kasunod ng back-to-back na palaging nasa 8 pwesto sa 2022 PVL Open Conference and Invitational Conference. Si Eli Casilag ay nasa Futon na noon pang 2019 na pinangalanan ng Cherry Tigo ngayon. Ang 28 years old na outside hitter ay kadalasan namang nababangko sa crossover. Ngayong nasa F2 Logistics na siya, mailalabas kaya ni Coach Ramil ang kanyang galing? At dahil nagbawas, magdadagdag ulit ang Cherry Tigo na pwedeng ipapalit sa nawala nilang manlalaro. Habang inanunsyo na ng Cherry Tigo ang kanilang mga pinakabagong recruit ngayong Linggo at yun ay ang dating Ateneo Lady Eagle middle blocker na si Jaisel De Los Reyes. Kasama rin ang outside hitter na si Franz Ronquillo ng National University at Rachel Roldan ng University of Santo Tomas. Nakahanap na rin ng bagong tahanan si Rachel Ostero na nakasama sa big revamp ng Cherry Tigo pagkatapos ng Invitational Conference at napunta naman ito sa ELBP. Tinanggap ng high-speed hitters ang middle blocker noon lang Biyernes at wala pang balita sa ibang natanggal kung saan na silang kupunan napunta ngayon. At dahil sa reinforced conference ito, sa susunod na mga irerecruit naman nila ay imports. So stay updated lang mga lods dahil palakasan ito ng mga malalakas na na-recruit nilang import. Ang Season Reinforced Conference ay nakatakdang magsimula sa October 8 na. So ano sa palagay nyo ang dagdag bawas ng mga kupunan? Maraming bagong graduate at maraming nagsilipatan. Gagana kaya ang plano ng crossover this time? At ang mainstay gunner ay nandun pa rin para lalaban. Yun ay sina Dindin Santiago Manabat, Maylene Paat, Jasmine Nabor, Shaya Adorador, Buding Dorendez, Sha Karandang at Alina Bicar at marami pang iba. At hanggang ngayon, hindi pa rin makakasama ang middle blocker ng Japan na si Jaja Santiago. So, that's it. By the way, thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para laging updated sa mga volleyball ganap. And thanks for watching. Uy, bakit wala ka? May kasama to! Confused ka ako! Huwag ka ma-confused! Confused ka ako eh! Oh, edi, ayun na! Stay strong ha! Stay strong! 5, 4, 7, 1, 2, stay strong sa inyo guys ha! Ayoko!